Welcome back to my YouTube channel. For today's video, gagawin natin ang Pilian Challenge. And kung bago na, magkalimutan na subscribe at i-click ang ring button dahil more updates, more fun. And ngayon, yun nga sabi ko, gagawin natin ang Pilian Challenge. Siyempre, may mga kasama tayo. Siya yung magpapapili sa atin ng dalawang tao, tapos pipili ako ng isa. At ang ating pong maiwagang tinig na magsasabi sa atin ng dalawang tao ay si Francis! So, hi guys! Meron din. So, ayun nga guys. So, gagawin nga yung pinost ko last time na sabi ko, give two names and I'll choose one. And this will be my next content on my next vlog or next video. So, eto na nga po siya. So, ayun. So, sobrang init ngayon. Kasi syempre bawal electric fan. And kung may nakikita mo naman yung puting-puting ganito-ganito. Kasi syempre para mas narinig nyo kami kahit na mahina yung sinasabi namin. So bago po sagutin yan, paalala lang po pala. Yung pipiliin ko pong tao, hindi po sa ayaw ko yung tao na yun. Kung hindi dahil ayoko yung ugali niya or ayoko yung mga ginagawa niya, ganun. Pero hindi po dahil hindi ko kayo pinili, ibig sabihin ayoko po sa inyo. Uhuy, charo. Oh, sige na. Okay, first two name. Galing po siya kay James Daryl. Dari or Raven? So, mas pinipili ko po si Danry kaysa kay Ate Raven. Kasi si Danry po mas approachable siya. And kasi nakasama ko silang dalawa sa CSSC nung sa may CI, CSSC, basta yung mga officers siya ng CI, kumbaga SSG sa mga high school. Yun, tapos si Raven kasi hindi siya ganun ka-approachable. Si Danry kasi sobrang approachable siya, kahit ngayon na hindi na ako officer, is namamansin pa din siya. That's why I choose Danry. Second two name, galing po siya kay Juana. Roy or Trisha? Siyempre, lalaki tayo. Hindi, darot lang. Siyempre, mas tinipili ko si Trisha Mapren. Si Trisha Mapren kasi sobrang naging, akala ko dati nung nasa website pa siya nag-aaral, parang masama yung ugali niya kasi yung buhok niya hanggang dito lang, tapos parang kalbo yung ganito niya dati, tapos may color na blonde. Kaya akala ko dati masungit siya. Tapos nung nakilala ko siya nung sa may senior high, naging magkaklase kami since grade 11. Ay, grade 11, naging magkaklase kami. Parang ano siya, mabait pala siya, tapos yun nga naging close friends kami. Ang tawagan pa nga namin is Trisha Mapren. So, okay, next. Galing kay William. Remark or Benedict? So, ayun. So, sabi ko nga kanina, hindi ko ako pinipili yung mga tao. Katumawa. Hindi ko pinipili yung mga tao dahil ayoko sa kanila, ganun. So, mas pinipili ko po si Benedict. Kasi po si Benedict, nakikita ko po yung parang dedicated siya sa ginagawa niya pagsiserve kay Lord. Kasi, I know na dalawas parehas sila, senior high sila parehas. Tapos si Benedict kasi, parang nakakapaglaan siya ng oras kahit papano kay Lord. Nakakapagsayo siya sa Saturday and Sunday. Tapos insan gabi, umaga, nagsasayo siya sa simbahan. Ayun. So, siguro ako mas magiging active din si, Graymar. Active din naman si Graymar, kaya lang hindi kagaya ni Benedict na sobrang active talaga. Next name. Galing kay, hindi mo pinili. Galing kay Graymar. Teacher Jenny or Sir Rowell? So, ayun. So, kung papipiliin ako sa dalawa, si Teacher Jenny para sa akin. Kasi si Teacher Jenny yung parang, siguro yung mas naging naka-close kayo, mas nakasama ko ng matagal. Si Sir Robert kasi nakakasama. Oo, lagi ko nakakasama talaga kasi as a youth coordinator, tas as youth member, parang siya yung madalas ko nakakasama talaga sa may simbahan. And si Teacher Robert naman din, mabait din naman siya. Mabait naman talaga siya, totally talaga. Kaya lang, hindi ko masyado talaga nakakasama si Sir Robert. Hindi ko pa alam kung ano yung mga bad side niya and yung mga good side niya din, hindi ko rin naman talaga kabisado. Si Teacher Jenny kasi madalas talaga nakakasama, kaya alam ko na yung mga, iba niyang, assets. Next name, Michael. Galing kay Michael, Clarence, or CMA? Sino may CMA? Si Christian. Christian? Alam mo naman eh! ilagay mo sa description yung totoong pangalan. Okay, Clarence or CMA? Christian, Michael, Adrian. Okay, mahili ka na. So ayun, so mas kung sa dalawa lang yung papipiliin ako, mas pipiliin ko na si Kalanto naman batang to.
Mas pinipili ko po si Clarence. Ayun, si Clarence po kasi parang si Clarence kasi yung parang para sa akin, mabait si Clarence. Do mabait din naman talaga si si Christian, mabait talaga si Christian. Parang pero kasi parang nakita ko siya parang sobrang ano, moody niya and ayoko kasi sa tao yung parang moody, yung parang mabago-bago ng ugali. Ayoko ng ano. Yung ugali lang yung ayoko kay Christian, pero si Christian gusto. Ay, gusto ko si Christian, Charles. Gusto ko si Christian pero ayoko yung ugali niya. Okay. Friend, as a friend. Okay, next. Galing kay GM, Graymar pa rin. Galing kay Graymar, Jonard, Paolo. Yan, nagot kayo, magkakamatayan kay mama. Check. Madali, para sa akin, sobrang dali lang sagot ko niyan. Ah, yeah. Ayan. Karot. So, ayan, para sa akin, mas pinipili ko si Jonard. Mas pinipili ko po si Jonard kasi long time friend ko na siya or best friend na nga yata kami kung mag-touringan talaga. Since pumasok ako ng youth ministry, si Jonard na talaga yung nakasama ko na pagkamalan pa nga kami talaga mag-jowa dati kasi sobrang dalas talaga kami magkasama, umaga, gabi, matulog, pagkagising, magkasama pa rin, magkasama kami. Kaya si Jonard yung... Okay, next one. Galing kay Harold. Harold or... Hindi mo alam? Hindi mo alam ba sa akin? Hindi ko alam. Okay. Harold or Ron? So, sino ba yung Ron na yun? Ron... Kausing? Ilan lang ba yun? Oo. So, yun. So, Harold or si Ron daw po ba? So, between them, I'll choose Ron. Kasi pinaka-ayaw ko sila talaga yung parang tao nagda-down sa sarili nila tapos nag-a-attempt ng mga suicidal, ganun, mga umaano sa mga suicidal thoughts. Ayoko kasi ng mga ganun talaga. Si Harold kasi sobrang ganun talaga siya. Always yung sinasabi na parang hindi namin siya love. Before, nung kasali pa siya ng choir, ng music ministry, sinasabi niya lagi yun na hindi niya siguro ako love. Ganun. Ayoko kasi sa mga tao yung ganun parang ang... Pagka kasi ko, kunwari ako, mahina ako. Tapos siya mahina din. Pagka kami nagsama, parang alana. Hindi parang, para sa ibabagsak, di ba? Na ganun liit ko. Kababisan ako mo. Okay, next one. Galing kay Atila Arnie. Carl or Jonard? So, kagaya as what I said sa answer ko kanina kay Paolo or kay Jonard, mas pinipili ko si Jonard. Kasi nga sabi ko, long time best friend ko si Jonard. Parang siya yung mas matagal ko nakasama kaysa kay Carl. Si Carl kasi nito ko lang siya nakasama. And yun nga, merong parang past na nangyari sa amin ni Carl. And parang by that, parang mas lalong... Parang lumayo ng konti yung loob ko sa kanya. Ganda. Pero, okay, next one. Galing kay Harold ulit. Clarice or Joanna daw? Matanggal yung background na bumugal. So, ayun. So, kung kay Clarice at kay Joanna daw, both of them, sobrang bait na ng dalawa. May mga bagay sila na parang naibigay talaga sa akin, nakatulong talaga sa akin. Ganun. Pero, mas matagal ko nakasama si Doming and mas kilala ko si Doming. Tapos kagaya din kasi nung ano, iba, si Gladys din, ang hilig-hili niya din kasi i-down yung sarili niya, ganun-ganun doon. Ang dami naman niya mga na-achieve na mga bagay-bagay, ganun. Parang hilig-hili niya i-down yung sarili niya. One, galing kay Kuya Harold ulit. Junaira or Marian? Ano, para sa akin si Junaira. Kasi si Marian kasi may times kasi na parang eto siya, oh. Ganun si Marian. Parang lahat kami nagtatawa na kasi nakakatawa yung joke. Tapos si Marian, di pa rin alam yung nangyayari. Which is nakakatawa yung kay Marian kasi parang kung narin, lahat kami tawa na tapos siya natin. Ganun siya. Kaya parang, mas si Junaira kasi parang mas madali siyang kumatch ng joke. Yun. Pero yung mga, ayun, basa yun. Kay Junaira. Tap. Next name, galing naman sa akin, tatlo to. Okay, first one. Shaira or Jo Marie? Ayan talaga, nung time na sinusulat ko talaga yan, iniisip ko talaga kung sino pipiliin ko sa kanilang dalawa. Kasi sobrang bait talaga nilang dalawa, though napaka parang pamwisit, mapang-asar nilang dalawa. Pero sobrang bait talaga nila. Yung naka-time na nakasama ko talaga sila, sobrang bait. Sabihin mo nga ini-sponsor sa'yo. Ayun, parang sinasabi ko, nag-start ako ng vlogging, nag-start ako mag-video, tapos ipinapost ko sa may YouTube. Tapos nag-pledge talaga sila, nag-offer sila na papahiram nila ako ng camera, tsaka papahiram nila ako ng tripod, which is gamit namin ngayon. Ayan, yung camera kasi ikinuha nila kasi may pinagamitan sila. Tapos
yung tripod, ito naiwan sa akin. Hanggang ngayon, nasa akin pa din. And nagagamit ko siya until now. Kaya, please forgive me. Wala akong pinipili sa kanilang dalawa. Kasi, yung ugali kasi nila pareha, sobrang talagang iisa. Kaya, bagay silang dalawa. Kasi, yung talagang, yung meron yung isa, meron din yung isa. Nagkakasundo talaga sila. Kaya, wala akong pinipili sa kanilang dalawa. Both of them are very, very good and kind person. Ang galing ko naman magpahula. Ay, magpapili. Okay, next name, galing pa rin sa akin, Benedict or Edmund. So, ayun, Benedict or Edmund nga daw po. So, mas pinipili ko si... Si Edmund. Kasi... Napili ka naman na Benedict. Oo, napili ko naman na siya kanina. Huwag ka na masyadong ano dyan, Benedict. Si Edmund kasi sobrang iba talaga yung saya na bibigay talaga sa akin ni Edmund talaga, di ba? Pag magkasama talaga kami, as in... Tatawa talaga ng tatawa. Alam mo yung naiinis na siya. Pero parang maiiyak na siya. Pero ikaw natatawa pa rin sa kanya. Kasi nga nakakatawa talaga siya. Parang clown. Nakakatawa yung itsura niya. Lahat nakakatawa sa kanya. Tapos sasayaw. Nag-make-up. Oo. siya lang yung talagang sumasayaw. Nag-e-enjoy na siya noon. Pero sumasayaw siya. Tapos hindi siya nakangiti. Pero nag-e-enjoy. Galing pa rin sa akin. Tristan o Ivan. Kaya na sinuwar ko yun. Sobrang nadalian din ako dyan. So Tristan or Ivan, mas pinipili ko po si Ivan. Yun. Ayan, lagot. Birthday ni Tristan na yun. Happy birthday, Tristan. So mas pinipili ko po si Ivan kasi, parang siya yung gumagawa siya ng way para makabalik na maging servant ni Lord. Si Tristan kasi parang iba yung mga bagay na pinapriority nila, ganun. I know naman na si Ivan hindi ganun ka nage-excel sa klase, but still, he's doing her best. His or her best. Ginagawa niya yung best niya. Ginagawa niya yung best niya para parang makapag-serve kahit sinasabi niya minsan, paano ba ako babalik, nahihiya ako, ganun. Ina-approach niya yung mga person para kasi gusto niya talaga makabalik. Okay, next name. Galing ka, Joanna Del. Jeje o Mungkal? I'll choose Mungkal. So, mas pinipili ko si Mungkal kasi yung parang siya yung madalas ko nakikita as of now. Kahit nasa CL siya nag-aaral, siya yung madalas ko nakikita na nagsisimba sa tuwing Linggo. After namin sumayon, nakikita ko siya sa may labas. Kahit na masama yung loob niya, nagsisimba siya. Mas nakikita kong active siya sa may simbahan. Init. Okay, next name. Kaya magdadagdag ka. Ala. So, ayan po. And dyan na po natatapos ang ating vlog for today. Ang video for today na pinamagatang Pilian Challenge ba? Sabi natin? Oo, Pilian Challenge. Pilian Challenge. So, ayun po. So, but before we end this video, we would like to shout out your names. Kung ano shout out? Shout out! Melmar Haljel. Ulit. Shout out po kay Kuya Melmar Haljel, William Pineda, and Jollibee. Charo! Shout out kay Graymar. Ang kaaway kayong dalawa. Ikakat ko. If you like this video, give us thumbs up and comment din kayo sa comment section at sa comment box. Wait, gusto mo pang mag-comment? Kung ano pa yung mga gusto nyong challenge na gawin namin. And thank you! Babash! Ha!